matuto at maliw. Mag-subscribe sa Learning Express 101. Dahil dito, marami kang mapupulot na kaalaman. Ayan, kumusta mga ka-LE? At welcome sa channel kung saan marami kang matututunan tungkol sa misteryo ng ating nakaraan. Ito ang Learning Express 101. Ka-LE, ito ng huling bahagi ng ating Anunnaki series. At nagpapasalamat kami sa inyo dahil sinamahan nyo kami sa paglalakbay na ito. Maraming salamat ah! At nais ko lang ipahatid sa inyo na kayo ang pinaka-the best sa lahat. Ang parting ito ay sobrang nakakalito dahil sa mga detalye na bumubuo sa kwento. Kaya makinig ng mabuti at dito lamang ang atensyon upang maunawaan mo ang nais nitong ipahatid. Ka-LE, mahalaga na panoorin mo muna ang mga nakaraang episode para hindi ka maligaw sa ating kwento. Bago tayo magsimula, magbibigay na muna kami ng disclaimer. Ngayong may disclaimer na tayo at pwede nang magsimula. Kumuha ka na ng banana cue at kape. Umupo at mag-relax dahil ito na ang huling part ng ating Anunnaki series. Upang maituloy natin ang kwento, kailangan nating bumalik sa panahon bago mangyari ang pag-atake sa Sodom at Gomorrah. Bago maganap ang pag-atake sa Sodom at Gomorrah, si Enlil ay nakakita ng isang pangitain sa kanyang panaginip. Habang siya ay natutulog, nakita niya ang imahen ng isang lalaki na naglalakad papalapit sa kanya. Ito ay nagliliwanag na parabang ito ay nagmula sa langit. Nang tumayo ito sa tabi ng kanyang kama, namukaan niya ito. Ito ay si Galzu. May hawak itong tablet na gawa sa lapis lazuli. Ito ay isang magandang uri ng bato. Sa tablet na ito, nakaguhit ang disenyo ng kalawakan at ang 12 tanda ng zodiacal constellation. Tinuro nito kay Enlil na matatapos na ang Age of the Bull at papasok na ang Age of the Ram. Ang pagbabalik at pamumuno ni Marduk ay nakatadhana ng mangyari at hindi niya ito maaaring pigilan. Mga ka-LE, ang kalawakan at mga bituin ay sinusunod ng mga Anunnaki. Nakikinig sila sa mensahe ng mga ito dahil naniniwala sila na ito ay pinapahatid ng lumikha. Sa madaling salita, ang mga bituin ay ang paraan ng lumikha upang ipakita ang mga mangyayari sa hinaharap. At ang pagbabalik ni Marduk ay ang kagustuhan ng lumikha. Ibig sabihin, ito ang nakatadhana. Pero bago yon mga ka-LE, sino nga ba ang nakikita ni Enlil sa kanyang panaginip? Siya ay si Galzu. Hindi tayo sigurado kung siya ba ay isang Anunnaki. Pero ayon sa libro, siya ay pinadala ng lumikha upang maghatid ng mensahe kay Enlil. Ipinakita niya kay Enlil ang mga bagay na nakatadhana ng mangyari sa hinaharap. Nang magising si Enlil, pinag-isipan niya kung totoo ba ang kanyang nakita. Nagtaka siya kung ito ba ay imahinasyon niya o mensahe mula sa lumikha. Pero kahit nag-aalala siya tungkol dito, ang pangitain na kanyang nakita ay nilihim niya sa lahat. Mga ka-LE, binalikan natin ang parting ito dahil may kinalaman ito sa mga nangyari pagkatapos ng pagbagsak ng Sumer dahil sa fallout. Fast forward naman tayo sa mga panahon kung kailan naglaho na ang Sumerian Civilization. Ang taong inatasan ni Enki na magtala ng mga records. Sa paglipas ng panahon, nalaman ni Enki na may ilang mga tao na nakaligtas mula sa nuclear fallout. Dahil dito, inutusan niya ang 2 Anunnaki na sunduin ang kanyang alagad na nakaligtas mula sa fallout.
Ito ay si Endabsar at siya ay isang master scribe. Mga ka-LE, ang mga scribe ay ang nagsusulat at nagtatala sa mga clay tablets noong unang panahon. Si Endabsar ay dinala ng mga Anunnaki sa Land of Magan. Ang lugar na ito ay tinatawag na natin ngayon na United Arab Emirates at Oman. At dito nagtayo ng panibagong headquarters si Enki, habang ang ibang Anunnaki naman ay nasa Europe at Amerika. Si Endabsar ay dinala nila sa isang maliwanag na kwarto na walang bintana. Nag-iisa lamang siya rito at pinagmamasdan siya nila Enki mula sa katabing kwarto. Narinig ni Endabsar ang boses ni Enki sa mga dingding. Inutusan siya nito na kunin ang stylus sa kanyang harapan at isulat ang kanyang mga sasabihin. Ka-LE, nagtataka ka ba kung bakit hindi man lang siya hinarap ni Enki? Ito ay dahil alam ni Enki na radioactive ang katawan ni Endabsar dahil siya ay galing sa lokasyon ng nuclear fallout. Alam natin ito dahil ayon sa kwento ng sunduin ng dalawang Anunnaki si Endabsar mula sa Eridu, ang mga Anunnaki ay nakasuot ng protective suit. Kinuha ni Endabsar ang mga panulat at nakinig ito sa mga kautusan ni Enki. Sinulat niya ang lahat ng dinikta ni Enki sa kanyang mga tenga at wala siyang nilampasan kahit isang salita. Ang sinulat ni Endabsar sa clay tablet noon ay mababasa na natin ngayon. Ito ay ang libro na may pamagat na The Lost Book of Enki na tinranslate ni Zechariah Sitchin. Ito ay maituturing natin na memoir o journal ni Enki bago nila lisanin ang Earth. At sa huling bahagi nito makikita ang nangyari pagkatapos ng kalamidad sa Mesopotamia. Ito ang parting kailangan natin upang matapos na ang ating kwento. Sa bahaging ito, nagkaayos na ang magkapatid na si Enki at Enlil. Nagpalitan sila ng mga salita at pinag-usapan din nila ang ilan sa kanilang malalim na pilosopiya at karunungan. Ang 14th na tablet ng The Lost Book of Enki. Matapos ang sakuna na dala ng nuclear fallout, si Enki at Enlil ay nagtungo sa Mesopotamia upang suriin ang lugar. Sakay ng kanilang spaceship, sinuyod nila ang mga syudad upang tignan kung merong nakaligtas sa mga ito. Laking gulat ng dalawa nang makita nila na ang Babylon ay nakaligtas sa nuclear fallout. Ganun na din ang Eridu. Nagtaka si Enlil kung paano na isalba ang Babylon mula sa masamang hangin. Isa itong milagro, sabi ni Enlil. Marahil ito ang kagustuhan ng lumikha. Marahil ito ang nakatadhana, sabi naman ni Enki. Siguro nga ay nakatadhana talagang mamuno si Marduk sa Babylon, dagdag pa nito. Nang marinig ito ni Enlil, doon na niya sinabi kay Enki ang pangitain niya sa kanyang panaginip. Ito ang pangitain na ang pamumuno ni Marduk ay nakatadhana ng mangyari. Tinanong ni Enki si Enlil kung bakit hindi nito pinigilan si Ninurta at Nergal na gamitin ang nuclear weapon. Ngayong alam naman na pala niya na nakatadhana ng mamuno si Marduk sa Mesopotamia. Sumagot si Enlil at sinabing ninais niyang baguhin ang tadhana. Mga ka-LE, nagtataka siguro kayo kung bakit nasabi ito ni Enlil, no? Alam niyo kasi mga ka-LE, si Enki ang pinakamatalino at pinakamahusay sa lahat ng Anunnaki. Siya lamang ang nakakaunawa sa mensaheng dala ng mga bituin at siya rin ang nagtalaga ng constellation sa bawat isang Anunnaki na may mataas na ranggo. Halimbawa, ang constellation ni Enlil ay ang Taurus. Si Enki naman ay Aquarius. At si Marduk ay ang Ram. At ayon sa pagsusuri ni Enki, ang tadhana ng bawat isa ay dinidikta ng mga bituin sa kalangitan. Sa madaling salita, ang lahat ay nakatadhana ng mangyari. Ayaw ni Enlil sa ideyang ito. Dahil isipin mo ito ka-LE, kung talagang nakatadhana ng mangyari ang lahat ng bagay, ibig sabihin,
hindi talaga natin kontrolado ang ating buhay. Ito ang dahilan kung bakit hindi niya pinigilan si Nergal at ni Norta kahit pa nakatanggap na siya ng pangitain mula sa lumikha. Dahil nais niyang subukan kung kaya niyang baguhin ang tadhana. Sa madaling salita, nais ni Inlil na siya ay magkaroon ng free will. Maiging nakinig si Inki habang nagkikwento si Inlil. Ilang saglit pa, tinanggap na ni Inlil ang tadhana ng mga bituin. Pumayag na siya na ibigay kay Marduk ang Babylon. Dahil alam niya na kung ito talaga ang kagustuhan ng lumikha, wala siyang magagawa para baguhin ito. Nangako si Inlil na sila ay magtutungo sa likod ng karagatan at itutuloy pa rin ang kanilang misyon na maghatid ng ginto sa Nibiru. Tinanong naman ni Enki kung ano kaya ang posibleng nangyari kung hindi pinasabog ni Nergal ang nuclear weapon. Sinagot siya ni Inlil ng isa pang tanong. Tinanong niya kung dapat ba nilang pagtuunan ng pansin ang isa pa niyang pangitain. Ito ay ang pangitain na hindi na sila makakabalik pa sa Nibiru. Dahil dito, naisip ni Inlil na dapat noon pa lang inurong na nila ang kanilang mission sa Earth nang sila ay magkagulo. Ilang saglit pa, tinigil na niya ang pag-iisip at tinanggap na lang ang mga nangyari dahil alam niya na hindi na niya ito kayang baguhin. Pinanghinaan ng loob si Inlil dahil dito. Pinalakas ni Enki ang loob ng kanyang kapatid at sinabing napakarami nilang natutunan sa karanasan nilang ito. At sapat na ang mga iyon upang maging masaya. Base sa obserbasyon ni Enki sa kanyang buhay at karanasan, nauulit lamang ang kasaysayan. Tinanong niya sa Inlil kung posible ba na ang nangyari sa Nibiru noon ay mangyayari din sa Earth sa paglipas ng panahon. Ang nakaraan ang gumuguhit sa hinaharap. Posible kaya na ang sangkatauhan na nilikha natin sa ating imahin ay ulitin lang din ang ating mga ginawa? Tanong pa ni Enki. Hindi sumagot si Inlil dito. Tumayo si Inlil sa kanyang kinauupuan at bago siya lumakad palayo, inabot ni Enki ang kanyang kamay at sinabing, "Tayo'y magkapit-bisig bilang magkapatid at bilang magkasamang humarap sa mga hamon ng planetang ito kung saan tayo ay mga dayuhan." Inabot ni Inlil ang kamay ni Enki at ang dalawa ay nagyakapan. "Magkikita pa ba tayong muli dito sa mundo o sa Nibiru?" tanong ni Enki. "Paano kung totoo ang pangitain na mamamatay tayo kung tayo'y babalik sa Nibiru?" takot na tanong ni Inlil. Hindi ito sinagot ni Enki. Sumakay na si Inlil sa kanyang spaceship at umalis. Si Enki naman ay mag-isang naiwan habang pinag-iisipan ang mga bagay-bagay. Umupo siya sa isang tabi. Paano nagsimula ang lahat ng ito at paano ito magwawakas? Tanong niya sa sarili. KLE, ito ang mga salitang matatagpuan sa dulo ng libro ni Enki. At babasahin ko ito sa inyo. Makinig ng mabuti ah, dahil puno ito ng mga aral at karunungan mula sa sinaunang Diyos ng Sumeria. At pinilit namin itong maisalin sa Tagalog sa abot ng aming makakaya. Ang lahat ba ng naganap ay nakatadhana? O ito ay resulta ng kapalaran na dala ng palad ng bawat isa? Kung nauulit lang ang takbo ng kalangitan at mundo, hindi kaya ang mga bagay na naganap na ay magaganap muli? Ang nakaraan at hinaharap ba ay iisa? Tutularan kaya ng sangkatauhan ang mga Anunnaki? Muli kayang bubuhayin ng Earth ang Nibiru? Dahil siya'y napalilibutan na ng isipin, si Enki ay nagdesisyon na ang lahat ng nangyari sa nakaraan mula sa Nibiru hanggang sa mga araw nila sa Earth ay maitala upang magsilbing gabay sa mga darating panghenerasyon ng tao. Ayon kay Enki, hayaan ang kasaganahan na ipagkaloob ng tadhana. Ang nakatala ay dapat basahin.
ang nakaraan ay dapat alalahanin. At ang hinaharap ay isang propesiya na dapat unawain. Hayaan ang kahapon na magdesisyon para sa bukas. Ito ang mga sambit ni Enki, ang panganay na anak ni Anu, hari ng Nibiru. 14 na tableta, ang mga salita ng Diyos na si Enki. Ito ay isinulat mula sa mga sambit ng dakilang Diyos na si Enki. Wala kahit isang salita ang nalampasan at binawas. Wala kahit isang salita ang idinagdag. Isinulat ni Endabsar na isang master scribe. Taga Eridu, anak ni Udbar. Ang Diyos na si Enki ay pinagpala ako ng mahabang buhay. Pagkatapos nito, ang mga Anunnaki ay nagkalat na sa iba't ibang panig ng mundo. Nagtayo sila ng sibilisasyon ng tao sa lahat ng lupain na kanilang mapuntahan. Patuloy nilang inalipin ang mga tao upang magmina ng ginto para sa kanilang planeta. Ito siguro ang dahilan kung bakit mula noon hanggang ngayon, napakahalaga pa rin ang ginto para sa ating mga tao. Dahil noon, nakikita ng mga ninuno natin na ito ay kailangan ng mga Diyos. Nang matapos na sila sa kanilang misyon na mag-angkat ng ginto sa Nibiru, ang mga Anunnaki ay umalis na. Pero ang ilan sa mga Anunnaki na isinilang dito sa Earth ay nagpaiwan na at dito na nanirahan. Hindi tayo sigurado kung nakabalik ba si Enki at Enlil ng ligtas sa Nibiru. Pero isa lamang ang sigurado. Balang araw, sa itinakdang panahon, babalik ang mga Diyos na ito dito sa ating mundo. Muli natin silang masisilayan at lalakad sa lupa kasabay natin. Ibabalik ang dating ayos kung saan tayo ay mga alipin. Ang The Lost Book of Enki ay isang magandang basahin na may malalim na kahulugan. Pinapakita nito sa atin ang nangyari pagkatapos ng pag-atake sa Sodom at Gomorrah at ang pagbagsak ng Sumeria. Ito ay napakagandang literatura mula sa panahon kung saan wala pa sa atin ang nabubuhay at umaapak sa mundo. Dahil kaya tayo nitong ibalik sa panahon kung saan kapiling pa natin sila dito sa lupa. Ang pinakatumatak sa amin ay ang wisdom ng magkapatid na si Enki at Enlil tungkol sa konsepto ng nakaraan at inaharap at ang tadhana at kapalaran. Una nating talakayin ang nakaraan at inaharap. Ayon kay Enki, nauulit lamang ang kasaysayan. Ibig sabihin ba nito, masisira din ang hangin ng ating mundo kagaya ng nangyari sa Nibiru? Posibleng mangyari yan sa hinaharap. Maraming nagsasabi na napaka-imposible ng kwento ng mga Anunnaki. Ayon sa kanila, ito ay isa lamang mitolohiya na ginawa ng mga sinaunang tao upang magbigay aliw. KLE, tatanungin ko kayo ngayon, napaka-imposible ba na noong unang panahon may mga alien na lumapag sa ating mundo? Tapos, nagtayo sila ng kanilang mga istasyon at nilikha ang mga tao upang gawing alipin. Napaka-imposible ba na nangyari na ito noong unang panahon? Kung iniisip mo na ang sagot ay oo, kailangan mong isipin na tayong mga tao ay ginagawa na ang bagay na ito ngayon. Ilang beses na tayong sumubok na maglakbay sa kalawakan at magpunta sa ibang planeta. Ang tinatawag na SpaceX Mars Program ay isang misyon na magtungo sa Mars at sakupin ito kalaunan. Inaasahang sa 2024 magaganap ang unang paglipad at sa 2027 magsisimula ang paghahatid nito ng mga tao roon. KLE, tandaan mo na tayo ang mga alien kung magpupunta tayo sa ibang planeta.
Kung pupunta tayo doon at sasakupin ito, hindi ba't inulit lang natin ang ginawa ng mga Anunnaki sa planeta natin noon? Kung ganon, tama nga si Engie na nauulit lamang ang kasaysayan. Ayon kay Maya Angelou, kung hindi mo alam kung saan ka nagmula, hindi mo rin alam kung saan ka patungo. Habang nagiging moderno na ang panahon, tayong mga tao ay ninanais na maglakbay sa kalawakan at magpunta sa ibang planeta. Ito kaya ang indikasyon na doon din tayo nagmula? Ang Diyos ba na lumikha sa atin ay naglakbay sa kalawakan? Kaya ito na ang obsesyon natin ngayon, ang lakbayin din ang kalawakan. Kapag nagtagumpay sila sa kanilang misyon na sakupin ang Mars, masasabi na natin na tayo na ang bagong Anunnaki. Kung ang ibig sabihin nito noon ay those who from heaven to earth came, papalitan na natin ito ng those who from heaven to Mars came. Tadhana at kapalaran. KLE, nagtataka ka ba kung bakit mukhang napakalaking usapin ito? Kung iisipin mo, tila simple lang ang konsepto ng tadhana at kapalaran. Pero kung susiriin mo mabuti, ang dalawang ito ay may pinagkaiba. Ang tadhana ay ang mga bagay na nakatakda ng mangyari sa hinaharap. Ito bang tinatawag ni Engie na kagustuhan ng lumikha? Pero ang kapalaran ay iba. Ito ay ang resulta ng ating mga desisyon at pagkilos. KLE, kung talagang totoo ang tadhana, ibig sabihin, ang free will ay isa lamang ilusyon ng ating isip. Pero, totoo ba ito? KLE, ito ay isang magandang debate para sa matatalinong tao kagaya mo. Ano ba talaga ang nagdala sa iyo sa mga oras na ito? Kapalaran ba o tadhana? Ang sagot ay pareho. Sa oras na tayo ay gumising, ang puwersa ng tadhana at kapalaran ay kapiling na natin. Dahil sa buhay natin, lagi tayong nakikipaglaro sa tadhana. Isang halimbawa na ginamit ni Engie rito ay ang pagsikat ng araw sa umaga at ang paglubog nito sa gabi. Kapag umaga, hindi natin inuutusan ang araw na sumikat at magbigay init sa ating mundo. Pero patuloy itong nangyayari at walang sino man ang makakapigil dito. Ito ay isang halimbawa ng tinatawag nating tadhana. Isang bagay na umuusbong sa tamang oras at panahon. Ginagawa ang kanyang gampanin kahit pa walang naguutos rito at natatapos din sa itinakdang oras. At ang kapalaran naman ay ang mga bagay na pinipili natin upang mapunta tayo sa mga bagay na itinadhana sa atin. Halimbawa, gusto mong makapasa sa pagsusulit ng inyong klase. Kahit pa ikaw ay nakatadhanang makapasa, kung hindi ka mag-aaral ng mabuti, hindi mo mapapasa ang pagsusulit. Simple lang, di ba? Ang ating desisyon ay ang kapalaran. At ito ang daan upang malaman natin ang ating tadhana. Sa madaling salita, ang kalayaang pumili at ang tadhana ay sabay nating nararanasan. KLE, anong masasabi mo rito? Masaya kami na mabasa ang comment mo. Kung tatanungin mo ko kung naniniwala ba ang mga Anunnaki sa Diyos, ang sagot ay isang malaking oo. Pero hindi nila ito tinatawag na Diyos, bagkus tinatawag nila itong the creator of all. Dahil sa isang parte ng kwento, kung saan naglakbay si Engie at Marduk sa kalawakan, pinakita ni Engie ang ganda ng kalawakan sa kanyang anak na si Marduk. Ayon kay Engie, hindi ka ba nabibighani sa pagsasayaw ng mundo, ng buwan at araw? Walang hadlang mula rito na matanaw ang tahanan ng araw na para sa lahat. Ang Earth ay tila isang globo na sa kalawakan ay nakabitin, ngunit walang humahawak rito. Ang dakilang gawa ng lumikha sa lahat ay mapayapa na pwede nating hangaan.
Ang bahaging ito ay nagmumungkahi na maski ang mga Anunnaki ay naniniwala na meron pang mas mataas sa kanila. Ito ay ang the creator of all. Siya ang nagdisenyo ng mga bituin sa kalangitan at siya rin ang nagbigay buhay rito. Ang kanyang musika ay sinasayaw ng mga planeta at araw. Ang mukha ng kanyang mga nilikha ay ang bakas ng kanyang kagandahan. Tinuruan ni Enki si Marduk kung paano magbigay halaga. Halaga sa mga simpleng bagay na nagmula sa lumikha. KLE, sa pagtatapos ng ating Anunnaki series, sana marami kayong natutunan ha? At sana kahit papano, nadala namin kayo sa sinaunang panahon ng ating mundo. Sa panahong napakasayang lakbayin, sa panahong ang mga Diyos ay kapiling pa natin. May dahilan kung bakit tayo nandirito. Ito ay ang magbigay halaga sa pinagkaloob ng lumikha. Isa na rito ay ang buhay. Maliit man o malaki, mahaba man o maiksi, ang buhay ay biyaya. Ang mabuhay sa mundo ay isang paglalakbay. At KLE, kaligayahan namin ang samahan kayo. At panalangin ko na kayo ay maging masaya. Hanggang sa muli KLE, salamat. At natapos na naman ang kwento ng Anunnaki series. At bago ang lahat, maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta sa ating YouTube channel, ang Learning Express 101. Yes. Kami po ay napakasaya dahil simula nung part 1 hanggang part 12, nagkasama-sama tayo. Yes guys, so yan guys. Maraming salamat sa inyo mga ka-LE dahil ito na ang pinakahuling part ng ating Anunnaki series. Yan. Pero ano, huwag kayong mag-alala guys. Ito yung pinakahuling part lang dahil naka-base yung timeline natin dun sa The Lost Book of Enki at saka sa mga sources natin. Pero meron pa rin naman mga susulpot-sulpot na Anunnaki series. May mga diba? Research pa rin tayong gagawin. Pagpapatuloy pa rin namin yung research about sa Anunnaki narrative, ganyan. May mga darating pa rin syempre, pero this time magiging diverse lalo yung ano natin, yung channel natin, di ba? Totoo yan. Yun, no? O magkakaroon tayo guys ng mga discussion sa mga current issues na kinakaharap ng society at saka marami pa, no? Marami pang mga ano, yung mga issues na tinatalakay at hinaharap ng lipunan natin ngayon na related sa mga beliefs and yes, paniniwala. Yes, madadaanan natin yan. Pero kagaya ng Anunnaki series, wholesome pa rin naman, syempre. Na alam natin na bawat isa sa atin eh, may kanya-kanyang tanong dito sa mundo. Mm-hmm. Kaya pag-uusapan pa rin natin ang mga pwedeng magtuklas ng kakayahan mo kung ano nga ba yung mga iniisip mo na baka totoo, baka hindi. Actually, mas magiging okay nga to kasi pwede na sila dito, since tapos na yung ating Anunnaki series, naging open na yung topic pipe natin para sa mga gusto nila i-topic. Halimbawa, magko-comment na lang sila ng gusto nilang i-research natin. Diba? Mas mapapadali kasi alam na natin yung target kung ano ba yung gusto nilang mapanood. Diba? Ganyan. At salamat din sa mga taga-suporta ng YouTube channel ng Learning Express 101 dahil sa inyo, patuloy kaming nai-inspired na gumawa ng topic at sana kahit hindi na ito Anunnaki series yung mga susunod nating i-upload, masubaybayan nyo pa rin ng mga i-ano natin. Actually, dapat nilang subaybayan dahil kung nagulat na sila sa Anunnaki series natin, kung dun pa lang, parang inihipa na sila ng malakas na hangin, dapat nilang antayin yung mga tatalakayin natin sa mga darating pang panahon. Dahil yung mga tatalakayin natin sa darating pang panahon, mas malalim pa siya compared dun sa mga Anunnaki series natin na medyo nadaanan yung beliefs, yung mga paniniwala ng ilang major religion dito sa mundo. Kasi sa susunod nating mga upload, hindi lang yung nakaraan, hindi lang yung past yung madadaanan natin. Madadaanan din natin yung mga current issues na kinakaharap ng society natin ngayon. Yes. At nakakatuwa yung topic din ng Anunnakis dahil about isa sa atin,
meron talaga tayong kanya-kanyang paniniwala. At syempre, dapat irespeto natin yun. Mm-hmm. Actually, natutuwa ako pag nagbabasa ako ng ano, ng comments. Kasi somehow, nagkakaroon ng little debate, di ba? Yes, yes. Kahit dun sa ano. Though, merong iba na nagtutroll ganyan na medyo masakit yung magsalita, naiintindihan namin kasi... Paniniwala nila. Oh, paniniwala nila yun eh. Kumbaga, may paniniwala yung iba, may paniniwala sila. At respect. Saka, higit sa lahat, di sila nagbasa ng disclaimer. May, pwede rin. Di ba, hindi sila nagbasa ng disclaimer, di sila nagbasa ng pero source. Pero feeling ko siguro hindi rin nila tinatapos talaga yung ano. Oh, ay hindi, pero okay lang din naman kasi naiintindihan natin yung galit nila. Kasi biruin mo, yun yung pinaniniwalaan mo nung bata ka pa, di ba? Tapos biglang may... Hindi naman totally siyang galit. Siguro, in-express lang din nila yung yung opinion nila. Kagaya ng opinion ng maganda. Merong magandang opinion, meron din bad opinion. Exactly. Na bawat isa sa atin, pwedeng maging positive, pwede maging negative. Masasabi ko nga lang, alam mo ba, nalungkot ako nung nalaman ko na yun na yung last script ng Anunnaki series. Kasi ako mismo, inaabangan ko, parang feeling ko kasi nanonood ako ng series na parang inaabang ko ano yung susunod na mangyayari. Tapos nagulat ako, last script na pala yun ng Anunnaki series. Pero okay lang kasi sinabihan naman tayo ng writer na may mga darating pa. Tsaka may miss natin yung mga, yung sama-samang pagtatalakay, yung discussion natin kung ano ba yung magiging output ng research. At saka pinakagusto ko sa lahat yung nagbabasa ng comment kasi nakikita ko yung reaction nila. Actually mga ka-Eli, lahat ng comment nyo guys na babasa namin as in. Hindi lang nakahard kasi nawawala ng internet. Tsaka laging brownout. Lahat ng comment nyo guys na babasa namin and lahat yun mahalaga, iniintindi at nirerespeto namin guys. So mga gusto rin magpa-shoutout pala. No? Merong iba na babasa ko, nagpa-shoutout sila yung buong family name, nakakatuwa. Nakakatuwa guys. So yun, ito na pala yung last series. Sana masalubong natin sila, Inky at Enlil, sa mga darating pang episodes, di ba? Meron pa namang mga susunod pang Anunnaki series, siyempre. Mm-hmm. Pag-aaralan pa natin, talagang dapat seliksikin pa ng mabuti yung mga topics natin para siyempre may kapulutan talaga ng aral kasi nga yung channel natin is Learning Express 101. Oo, yun. So, hindi namin intensyon na manglito, di ba? Yan, nais lang namin na magbahagi ng... At ikwento yung mga nakaraan. Yes, exactly. Gusto lang namin ikwento yung mga ano, yung mga hindi nyo naririnig na typical na mga kwento, di ba? Biruin mo, sinong makakapag-imagine na meron palang yung mga sinaunang tao na kapag sulat sila ng ganong kaganda at ganong ka-colorful na kwento, di ba? Kasi habang nagkakaedad tayo, meron tayong tanong sa sarili na talaga, saan tayo nagmula? Saan tayo nagganito? Yung parang mga ganong moments sa buhay. Pero ano, that's a very good point, no? Kasi, guys, our world is very mysterious. Kaya dapat, huwag tayo tumigil sa pagtatanong at pagsasaliksik. Yung Anunnaki series natin, umpisa pa lang yan ng mahabang paglalakbay natin dito sa channel natin, di ba? At may mga aabangan pang mga kagulat-gulat siguro ng kwento about Anunnaki. Nung ano nga, dun sa ano, nung nakachat ko kanina si writer, na-imagine ko na agad yung magiging comment ng ano natin, ng i-upload natin after nitong part 12. Na-imagine ko na yung mababasa natin comment na kailangan talaga tataga natin yung loob natin pag nabasa natin yung mga yon. So, syempre sa mga darating nating series, bibili tayo ng libro, diba? Para mas maayos yung magiging ano natin, yung sequel ng kwento. At saka yung pagkakasunod-sunod ng mga topics and... Yung timeline ba ng abangan, stories? Abangan ng mga susunod natin mga content. Dapat lang nila abangan yan. At ito na siguro yung... It's time to say... Goodbye muna. Goodbye sa ngayon. Pero kila Enlil at Enki. Goodbye sa topic. Pero may mga susunod pang content. Abangan natin. Yung... Medyo nakaka-excite yung mga iba't ibang content na gagawin natin. And syempre guys, mga ka-LE, no, gusto ko lang magpasalamat. Gusto lang namin magpasalamat. Yung kasama si Team Captain, ang mga researcher natin, at yung mga host ng Learning Express 101. Dahil sinamahan nyo kami na maglakbay sa sinaunang mundo. Sa sinaunang panahon, di ba? Sama-sama nating binalikan ng sinaunang Babylonia, sinaunang Sumeria, at nakilala natin si Enki at Enlil. At sana suportahan din pala nila yung ating Facebook page. Yeah.
ang Learning Express 101. Eh, pwede po tayo magkaroon ng chat-chat group. Oh, dun, discussion pwede. Dyan. Naisip ko nga mag-lunch tayo ng group. Pwede. No, para makapag-post sila ng mga articles doon kung gusto nila lagyan. Pwede sila mag-suggest ng topic na gusto nila. Pwede yan, pag-isipan natin yan. No? Kapag ka-free na lahat. Oh, busy kasi yung iba, may pasok eh. At yun na nga. Paalam na tayo. Paalam muna. Sa ngayon. Oh, sa ngayon. Yan, maraming salamat mga ka-LE. Hanggang sa muli. Salamat.